Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa inventory accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa inventory cost flow, FIFO method. Actually, ang topic na to ay cover pa rin ng discussion pertaining to inventory measurement, which says that inventory are measured initially at cost and subsequently at lower of cost and net realizable value on an item-by-item basis. Pero ang tanong, yung bang cost na ginamit natin sa initial measurement ay siya pa rin ang cost pagdating dun sa subsequent measurement. Malamang, meron kasing papasok at lalabas na inventory as time goes on. Therefore, merong accounting policy na dapat gamitin pertaining to that inventory cost flow. And those are the average method na pag-uusapan natin sa ibang video lecture at ngayon, yung topic under discussion, yung FIFO. Okay? Simulan na natin. Ang sabi dito, FIFO stands for First In, First Out. This method assumes that the goods first purchased are first sold. Meaning, kung sino yung unang binili, siya yung una mong ibebenta. And consequently, the goods remaining in the inventory at the end of the period are those recently purchased or produced. Hindi ba natural lamang na ang maiiwanan ay yung kahulihan mong binili? Kaya ang sabi, pag gumawa ka ng report sa accounting at minesure mo yung inventory at cost, okay, probably ito yung mga naiwanan, yung mga kahulihan mong binili kasi lahat nga ng nabili mo ng una ay ibinenta mo na. Okay? Pero huwag niyong iisipin na yung measurement ng FIFO sa accounting ay ganun din dun sa operation. Maaaring sila parehas, ibig ko sabihin, FIFO ang accounting, FIFO ang operation, pero may mga pagkakataon na sila magkaiba din. Let's say FIFO sa accounting or average, pero sa operation, iba ang kanilang ginagawa. Huwag niyong iisipin na yung mismong inventory at yung recording ay laging aligned. To give an example, kunyari ito yung business natin, nandito yung warehouse. Ngayon yung inventory, inilalagay mo kung saan bakante. Na basically, yung kauna-unahan mong binili, nilalagay mo dun sa pinakandulo. And as time goes on, bumibili ka pa ng ibang merchandise mo. At ipinapatas mo sila o inilalagay mo dun sa ilang bahagi ng bodega. Then later on napuno siya. Okay? Ngayon bigla kang nagbenta. Okay? Kung sakaling FIFO yung operation na ginagamit mo, basically, ang kukunin mo yung kauna-unahan mong binili, yung pinakang nagdun sa kaduluhan. Pero, ang sabi mo, since yung produkto nyo naman ay hindi nabubulok, hindi nasisira, let's say, buhangin or hollow blocks, or something like that. Ngayon, ang sabi mo, sa halip na ang kunin ko yung kaduluhan, dito na lang ako sa pinakang malapit sa pintuan. Kasi nga, kumbaga, natabunan na. Okay? Ngayon, pwede bang yung operation ng business, since pare-parehas naman yung produkto, okay, same din ang tibay, yun ang ating assumption, ang kunin niya yung pinakang kahulihan na binili, yung pinakang malapit sa pintuan, and yet, yung kanyang accounting method ay FIFO ang ginagamit. And the answer is yes. So kumbaga, parang nabusila lang tayo na hindi porket FIFO ang accounting, okay, FIFO din dapat ang operation. Maaaring may pagkakaiba sila. Or the other way around. Let's say ang negosyo, yung kanilang operation, yung flow of the actual merchandise is FIFO. Let's say yung restaurant, di ba, pag nabili ka, okay, yung mga burger, let's say sa Jollibee, kung sino yung unang naluto, siya yung unang ibinibenta dun sa ano, dun sa bumibili. Maaaring ganun yung kanilang mismong operation. Pero, pagdating sa accounting, maaaring ang ginagamit naman nila yung average method. Okay? So again and again, pwedeng naka-align, maaaring hindi. Ang pinag-uusapan natin dito is the flow of the cost of the inventory. Which is, kung sinong unang binili, yun ang unang gagamitin mong cost kung sakaling siya'y ibinenta mo na. Okay? At sa accounting for inventory, meron pa ngang dalawang method. Yung periodic and perpetual, na basically maaari nating ihalo at tawaging FIFO periodic kung sakaling hindi nagme-maintain ng stock card ang isang business, or FIFO perpetual kung sakali namang yung business ay alam ang inventory all of the time kasi meron silang stock card.
Now, ang gagawin natin, ipapakita natin yung accounting niya. Okay? At magsimula tayo dito sa FIFO perpetual. Okay? Basically, ganito yung itsura ng stock card. Nandito yung date ng transaction, the purchase, nung bumili ka, the sales, and the balance. Kaya pag tinatanong ang isang business, ilan ang inventory mo as of a given time? Kung sakaling may stock card, titingin lang sila dito sa balance at makikita nila yung price, di ba? Yung units at yung pinakang total na. Okay? So let's say meron tayong purchase noong January 28. Nilalagay siya dito 100 units, 5 peso yung cost, therefore ito yung total. Pagpunta dun sa balance, hinihila siya ng buo para detalyado pa rin. Okay? At pagkatapos, ginuguhita ng isa para sabihin na wala nang kasunod. Ngayon, noong January 29, namili ulit ng additional inventory, that is 350 units at 10 pesos, so total is 3,500. Pagpunta dun sa balance, under FIFO method, hindi mo sila paghahaluin. So therefore, magkakaroon sila ng separate line. Okay? So basically, kung namili ka pa ng dalawang beses pa, okay, magiging apat yan at hindi mo sila pagsasama-samahin. Kasi basically, maaaring yung mga inventory, hindi naman pare-parehas ang presyo sa kada araw. So maaaring naiiba. Let's say in our example, 5 pesos dati, naging 10 pesos. Kaya kumbaga, parang lalagyan mo ng separate line dun sa balance kada purchases mo. Ngayon, this is the point. Paano kung sakaling dumating yung panahon, nagbenta ka? Let's say 250 units. Under FIFO cost flow, FIFO method, ang una mong ibebenta ay yung puhunan ng kaunahan mong binili. Kaya yung kanyang arrangement, bawal mong balik-balik na rin. Kaya ang ginamit dito, 105. So therefore, ang total is 500. Ngayon kung ang binibenta niya nga ay 250 units, yung kulang na 150 ay kukunin dun sa pangalawa niyang binili, dun sa kahulihan niyang pinurchase. Therefore, the cost will be 10 pesos, total would be 1,500. And then pagpunta natin dun sa balance, yung dating 350, okay, magiging na lang 200 kasi nga nawala yung 150. And basically, yung unang produkto na nauna nga sa kanya ay nawala na. Okay? And then as we move along, namili pa kunyari nung January 31, the same goes through. Hindi mo ihahalo dun sa naunang inventory, which in this case yung 200. Okay? Therefore, yung 100 pupunta naman dun sa ilalim. And again, kada date, kada transaction, nilalagyan natin ang login. Assuming there is no other transaction during that month. Pag tinanong ka, how many units are there in your inventory? Ang sagot, pupunta ka lang dun sa balance dahil meron kang stock card at makikita mo, that would be the 100 which is your last purchase noong January 31 at yung 200 na pinili mo noong January 29. And these are the cost of totaling to 3,500. So again, okay, kung sakaling FIFO perpetual, maliwanag sa stock card yung flow of inventory at hindi mo inihahalo kasi nga FIFO in a sense na kung sino yung una mong binili siya yung una mong ibebenta. Okay? Now, there is what we call FIFO periodic na basically walang stock card yun. Therefore, lahat ng ito hindi mo makikita. Ang tanong, paano nila lalagay ng value yung ending inventory? Ang sagot, simple lang. Kukunin nila yung lahat ng documents nila. Okay? Malamang nandun yung mga kung magkano nila binili yung purchases. And basically, under periodic method, binibilang nila, nag-iinventaryo, kung ilan yung physical or yung actual na inventory na nandun sa kanilang bodega. Okay? Let's say nalaman nila, ang natira is 300 units. Ang gagawin, kukunin nila yung pinakang kahulihan nilang binili. Kasi nga, yun ang sabi dun sa definition. Kung sino yung kahulihan binili, malamang yun yung natira. Diba? Kasi yung una mong binili, nabenta na nga. Therefore, kung nakita nila na yung pinurchase mo nung January 31 is 100 units, automatically yun na yun. At kung sakaling may kulang, dahil nga 300 yung natira, babalik ang pataas dun sa mga date of purchases mo. Which basically, let's say, January 29, yung ikalawa sa pinakang kahulihan. Okay? At lumabas, let's say, marami yung units niya. Kunyari, ang binili niya doon ay 350. Pero the fact na 300 na lang ang natitira, hindi mo ilalagay yung buong 350, but rather yung balance na lang yung 200.
And basically, kukunin mo yung kanilang cost, yung purchase cost nila. At imumultiply mo kung ilan yung units na natira. Okay? Yung nabilang mo sa periodic. So therefore, you will get the total cost. And that would be 3,500. Now, we try to observe. Under FIFO periodic, the total is 3,500. Under FIFO perpetual, the total is also 3,500. Okay? Nagkataon lang ba na nagkatulad sila ng amount? The answer is no. Okay? Kasi nga, same lang naman yung process. Kung alin yung naiwanan, siya yung magiging inventory, kung sino yung kahulihan mong binili. Okay? Na basically, itong isa, minomonitor niya lang. Pero dun din naman ang punta. Itong kabila, kahit hindi mo i-monitor, magsisimula ka din naman sa pinakangilalim. Okay? At yun yung magiging ending inventory mo na nga. So again, hindi po yan coincidence. Sadyang ganyan talaga ang nangyayari kung sakaling FIFO. Okay? Method, whether periodic or perpetual. Para mas maunawaan ninyo itong topic na to, magkakaroon naman tayo ng problem solving patungkol dito sa mga yan. Okay? Now, to end, okay, meron kasing mga counting issue or observation dito sa FIFO method na nga. Ang una, yung pertaining sa income. Ang ibig kong sabihin, paano kung sakali na ang presyo ng merchandise habang tumatagal ay tumataas? Okay? Let's say merong inflation. Okay? Ang magiging epekto niya sa net income ay ganito. Kung tumataas ang inventory habang tumatagal, malamang yung maiiwanan na inventory, yung pinakang mahal. Therefore, yung inventory end will be higher. If the inventory end is higher, the cost of goods sold will be decline, will decrease, di ba? Kasi mataas yung binitak mo. Kung mababa ang cost of goods sold, so therefore the net income will be higher. So again, in times of rising prices because of inflation, the net income may also be higher if FIFO method is used. Okay? Stating otherwise, doon naman tayo sa kabila. Paano naman kung sakaling pababa ang presyo ng mga inventory? Or bumababa yung presyo na nga, may deflation, di ba? So let's say, anong mangyayari? Yung ending inventory mo, magiging yung pinakang mura. Kasi nga, pababa yung presyo. Lahat ng mahal na ibenta mo na. So kung mura yung naiwanan na ending inventory, what can we say? Mababa ang ending inventory, therefore, the cost of goods sold will be higher. Therefore, the net income will be lower. So again, in times of declining prices, okay, the net income will be much lower if FIFO method is used comparing to any other method. Ngayon, okay, sana po naunawaan po yun, ano? Ngayon to end, ano pa yung observation nila dito sa FIFO? Ang sabi, maganda naman siya sa presentation, okay, sa financial statement presentation. Kasi, di ba pag gumawa ka ng report, nai-state mo yung inventory dun sa kanyang pinakang latest price, dun sa kanyang current price. Therefore, tama siya. Okay? So, yun yung parang observation sa kanya na maganda. Yun nga lang parang ano, ang critic lang sa kanya, okay, medyo nababiolate niya yung tinatawag na matching principle. Kasi ang idea, yung presyo na ngayon, di ba, nagbebenta ka ngayon ng inventory, ang cost na ginagamit mo is hindi yung presyo ngayon, yung cost ngayon. But rather, yung kauna-unahan mo pang binili. So, ibig sabihin, hindi siya naka-align. Ulit, isa pa, yung cost na ginagamit mo kasi yung pinaka-luma. Kasi nga, first in, first out. So, yung cost na yun, maaaring siya yung pinakang dati pa. Eh dahil nagbibenta ka ngayon, merong time lag by time difference. Therefore, yung matching, medyo may kaunting sabit dun. Okay? But basically, lahat na po yun ang patungkol sa theoretical discussion dito sa FIFO method na inventory cost flow. Kung sakaling meron kang natutunan, maaari mong i-like itong video discussion na ito. At kung gusto mo pang may mas matutunan, nandito pa yung ibang mga video discussion namin patungkol sa inventory. So yun lamang at maraming salamat.